Mga bibi, mga dodong, ngayon napaka-importante ng ating pag-uusapan. You know what, guys? Alam ko, hindi lang ako ang excited dito at alam ko kayong lahat ay mai-excite. At wala naman akong ibang babanggitin sa inyo kayong guys, kundi ang pinaka-trending ngayon na topic is about yung sa ating PBB 8, yung ating mga love teams na mga pinag-usapan, maingay at naging trending talaga at talagang patok na patok ngayon sa panahong ito. So, no, itong PBB 8, guys, merong apat na love team na nabuo. So, meron sa season 1, meron sa batch 1, meron sa batch 2, meron sa batch 3, at meron din sa batch 4. So, kung gusto mong malaman, guys, kung ano yung mga binabanggit ko, please continue watching. So, ngayon, guys, unahin na natin yung apat na love teams. So, meron tayong una, yung Carjon. Yun yung una sa first batch. And then, meron ding ang pangalawa, yung Kanlang Lodri. At composed naman, alam niyo na yung love team na yun. And then, ang pangatlo natin, Ashtan. At tapos, yung apang-apat natin ay yung Kiano. So, let's go first to the unang batch. Dito tayo sa Carjon. Ang Carjon, guys, composed of Karina and Aljon. Kumbaga, yung sa kanila is mga bagets ito. At maganda naman yung kanilang partnership dahil kakute sila, kakilig din. And at the same time, ang gwapo ni Aljon, maganda din si Karina. At in fact, sinuportahan ko na si Aljon nung sa kanyang MMK. Kasi magaling din naman siya, mayroon talaga siyang ibubuga. At napakagwapo, alam nyo na. Oo, ang ganda-ganda na yung panuurin sa screen. At nung sa PBB naman, kinilig din ako sa kanila. At nakita ko na nagparamdam si Aljon. Gusto rin ni Karina si Aljon. At si Aljon naman, gusto din niya si Karina. It's just! Ang pinaka-problema lang doon, kasi nga si Karina, medyo may sabit pa noon. So, yun lang medyo nagka-problema sa kanila. At yun nga, nabash si Karina. At the same time, inamin naman niya na nagkamali siya at itinama niya. Yun nga lang, talagang yun ang nagiging sabit nung una sa kanyang pagkakaling kay Aljon. Pero at least, na-resolve na yun, okay na yun. In fact, big four na si Karina, si Aljon naman ay hindi. Pero ang pagkagandahan doon dahil may mga projects na si Aljon. So, nararapat naman kay Aljon din na magka-project kasi magaling siya, gwapo siya. Na talagang very attractive siya. Talagang when it comes to ang ganda pa ng height, ang ganda ng pangangatawa ng bata, ganda niya tingnan sa television. Si Karina, so hopefully soon, magkaroon din sila ng teleserye ba ni Aljon. I don't know, maybe hindi pa bida. Kung bida man, why not? Pero okay din naman sila. Okay din sila tingnan, cute din sila. Yung mga sayang love, sweet love talaga siya ang dating. So, wala akong again sa kanila kasi cute sila, kilig sila, bagay din sila. Pero sobrang cutie kasi ni Aljon eh. Oo. So, para sa akin guys, yung sa Carjon is very sweet. Sweet din sila sa isa't isa, nakakakilig din sila. Yun lang simula na hindi okay, pero now naman is okay na sila kasi at least na-resolve na ni Karina yung kanyang status ng ating PBB 8 love team. Ito naman ang nabuo, yung Lodri. Ang Lodri composed of Lo and Andre. So, kumbaga, pareho silang modelo, pareho silang maganda, morena si Lo, tisoy si Andre, at pareho silang matangkad, pareho silang magaling sa mga challenges, mga malakas si Lou eh, at saka malakas din si Andre. Okay naman sila, super sweet, at saka in fact, they are real, talagang real boyfriend girlfriend. So, kumbaga, okay sila, real, pero yun nga lang, totoo yung binanggit ni Sir Carlo na medyo tama yung payo niya na hinahinay lang na huwag masyadong very obvious yung sweetness. Although naintindihan natin ang fans, gusto talaga ng, of course, so, lagi silang sweet. Pero totoo po yun na medyo makinig din sila na sometimes, lalo pa sa mga hindi pa ninyo talaga fans, baka mag-asawa din sila kung grabe naman sobrang dikit na lang palagi. So parang wala nang ka-excite na lang din. Na parang tama yung sinabi ni Sir Carlo na magtira ng kahit na konti. Kasi nadaanan na nga yun ng tumiho na sobrang all out. Tapos pang nangyari, parang hindi nga nagtagumpay. So parang okay din yun na parang may laging look forward ang fans na
oh, ano na kayang meron sa kanila? Something ganon. Pero yung too much sweetness, okay din yun. Gusto din ng fans nyo. Kaya lang, tama yung payo niya, magtira lang kayo ng konti. Para, parang mayroong laging, parang mayroong pag-isipin ng tao, ano na kayang ano ngayon, no? Parang something ganon. So, there's nothing bad naman doon kasi payong kapatid naman yun. Kasi nga, marami na silang na-handle na ganyang mga love teams. At ang kagandahan naman sa kanila, dahil talagang tinutuon naman nila na talagang they really show na talagang may feelings nga sila sa isa't isa, hindi nga lang pang TV yun. Oo. So, kaya yun naman, nakakakilig, marami silang supporter. At okay din naman sila. Ang ano ko lang siguro doon, ang tangkad kasi ni Lu. Sobrang tangkad. Huwag kayo magalit, guys, ha. Ang yun lang, akin lang naman yun. Na kumbaga, mahirap kasi dahil ang tangkad ni Lu, parang level ni Andre, hindi pa siya halos nakahihil. Pag mag-high-heel siya, what more kung mag-high-heel siya ng todo, hindi, ganun na sila. Yun lang aking concern, na parang, yun lang mahirap kay Lo, pero magaling si Lo. Magaling siyang sumayaw, pati si Andre magaling. Magaling si Lo umacting. Pero ang problema ko, yung height niya, kasi talagang mahirap siya parisan. Kasi si Andre, buti sana kung sobrang matangkad, parang kalibi-libi lang sila, kaya yun ang problema. Kaya ngayon pala yun lang siya nga, mababa lang yung suot niya. Eh kung mahaba, mag-high heel siya, yun na yung problema doon dahil mahirap yung height niya. Yun na naman concern ko. Pero, ewan ko kung ano. Pero tingnan natin kung may mga projects na darating sa kanila. Okay din naman, basta doon kasi magkaalaman talaga yan sa dulo na eh. And guys, ito. So, ang masasabi ko doon sa Ludri, saludo din ako sa mga fans kasi alam ko gustong-gusto nila yung real sweethearts, real ano. Pero naging controversial lang yun dahil sa kissing dati. Pero okay na yun dahil gusto naman talaga nilang isa't isa. At yung minsan ganun lang siguro talaga, dala lang alak. Tapos ano, nagkataon lang na nasa TV. Pero normal, okay lang yun, normal lang yun. Pero at least na naayos naman nila dahil talagang gusto naman talaga nila isa't isa. Hindi lang napigilan yung kalang damdamin. Nilabas lang talaga nila ng bonggang-bongga. Oo, so. Pero sa fans yun, ay nako, ang saya-saya. Pero ganun lang talaga. Normal lang yun, mabash ka dahil sikat ka nga eh. Then yun yung third batch. Ngayon, ay second batch pala yun. Yung third batch naman, yung Ashtan. Yung Ashtan na nabuo naman si Ashley at saka si Tan. So, yung kanila naman, gusto ko rin dahil yung kilig nila, tama lang. Tamang ano lang siya, hindi siya OA, tapos hindi siya yung too much sweetness. Sweet sila pero kilig sila pero tagong pagkakilig. Tapos at the same time, yung saktong-sakto lang, hindi OA, hindi yung nasubrahan na sweet na lang ng sweet. At saka mga bata din kasi to. At saka cute din yung si Tan dahil ano siya, parang Rubin Padilla na bagets, yung something ganon. Pero cute isuy, umilahi kasi siya. Tapos ano, si Ashley naman, okay din naman siya dahil wala, sweet din na ano, kilig talaga sila na ano, hindi sobra. Yung bang real na real lang sila, parang ano, tapos maganda sila dahil yung bang may manners talaga, mababait sila, yung ano, talagang role model ng gano'n ng kabataan. So, yun ang kagandahan sa kanila. Still, magaling sila, sweet sila, kilig sila, ganda sila panuuring, ganda sila tingnan. So, yun ang nakita ko siya sa Ashtan. So, abangan natin, baka kako, mga bagets ito eh. At palagay ko, soon magkakaroon din sila ng break, ng project. At syempre ngayon wala pa, nasa ano pa sila eh, nasa PBB pa sila. Pero soon magkakaalaman talaga yan. At alam ko, through the supporters, maraming supporters ako nakikita. At alam ko, gusto ko, guwapo din si Tan, ha? Oo, cute din siya. Cuting bata na yun. Kaya, posibleng meron ding project para sa kanila. And then, eto na, dito na tayo sa fourth batch. Ang nabuong love team naman ay Keanu. Yung Keanu naman ay composed of Kiara and Gino. Itong sa kanila, this since mga mature dito, ang ganda sa kanila dahil para akong Sweet 16. Sobrang kilig, nakakakilig sila. Yung smile ni Gino, yung tingin na talagang lagkit ng tingin na hindi bastusin ang tingin. Para siyang hinihail niya si Kiara. Parang si Kiara naman meron na kinikilig din siya na parang tumatawa siya na parang alam mo yun, parang sinabi naman niya, di ba, kinikilig siya, parang oo, naniniwala siya, parang getting there. Tapos parang sabi niya talaga na gusto niya si Gino. And talaga naman si Gino ay totoo, mabait, successful, ganda ng height, ganda ng katawan, tapos gwapo din, tapos napakagaling, napaka negosyante, successful, di ba? Oo. Tapos si Kiara din ganun din. Tapos ang gusto ko sa kanila dahil
matitino sila yung bang ano talaga old fashioned style. So, yun ang kagandahan sa kanila dahil hindi sila yung padalos-dalos na ano, matitino. At saka gusto ko yung old fashioned style kasi yung naiba na yun, wala na masyado ngayon yun. Pero at least na despite na mayaman sila, lalo pa si Gino, nananatili yung kanyang respeto, yung kanyang pagka old fashioned sa paniligaw ng babae. And gustong-gusto ko yun. At alam niyo guys, nakakatawa. Ilang araw na ako nagbalik-balik, pinabalik-balik ko yung video nila sa panood. Kinilig ako ng gusto, ewan ko ba, di ako nagsasawa. Nakakabaliw, ewan ko ba. Para akong sweet 16 na, ewan ko. Parang ganda ng tingin, ganda ng ngiti, may pa. Alam mo yung kilig na, yung si Gino parang nakakainis. Parang yung kilig niya, para siyang ano, parang high school na parang ang tao niya, parang pinipigilan niya yung kilig niya na talagang hindi niya maano, hindi niya mapigil-pigilan. Tapos parang si gusto ko rin si Kiara dahil vocal na vocal siya. Talagang kiniling siya, pinipigilan niya, pero talaga lumalabas, pero nasasabi pa rin niya. Kaya parang, alam mo, ka-excite-excite silang tingnan. Kaya excited, gusto ko makita kung ano pang, sayang nga lang, sandali lang sila magkasama eh. Kaya, sa hopefully soon, makakita pa tayo ng update sa kanila na magkasama sila. Tapos, malaman natin kung anong na-update sa kanilang relationship. At sana, magkaroon sila ng work together. At saka, at the same time, pareho silang, alam mo yon, mag-last sana at saka mas maging real pa sila sa isa't isa. O di ba guys, magka-bonding pa sa more bonding and parang nakikita ko mature kasi sila at ganda ng ano kasi parang pareho na silang successful, pwede na silang pang long term, alam niyo yon. Kahit na mag long term na sila, hindi na sila mag-artista, pwede silang mabubuhay sila, di ba? Wala silang problema. So, pero maganda pa rin na makita natin sila sa screen, may project sila, di ba guys? So, yun lang nakita ko mga bibi mga dodong. Sa apat na love teams ito, lahat ito makikita natin soon kung anong mangyayari sa kanilang mga career, sa kanilang mga relationship at hopefully maglalast sila sa isa't isa. Maybe magsisila man o hindi man maging sila, pero being love team. So, para sana pareho sila lahat magtagumpay, sila both sa bawat love team na to. At sana marami pa tayong makita mga projects sa kanila at para lalo pa tayong kiligin at masumaya. O, diba? So, guys, kung magpipiliin ako, I really need to choose. My God, ang hirap mamili kasi sila lahat nakakakilig, nakakatuwa, na ang sweet nila. Parang, oh my God, parang bumabata yata ako. Oo, diba? So, guys, walang problema kahit sino ang choice nyo. Wala tayong problema. Cardion ka man. Ako, gusto ko lahat. Oo, pero siguro this time masyado akong kinilig sa Keanu. Pero kaya guys, sasensya na, Keanu muna ako ngayon. Kaya yun lang ang mga bibi mga dodong. Hindi na mapigil yung kilig ko, tama na nga. Oo, so guys, thank you for watching my video. And if you like, pag may comment kayo guys, put your comments down below, mabasahin ko at mag-uusap tayo. At guys, thank you for watching. And please subscribe on my channel guys. Bye!